Good morning, everyone. So, welcome to our next discussion, which is all about the international traffic sign. So, background lang gamay. So, what we have traffic sign in the Philippines is not actually nag-origin diri sa Pilipinas. Our traffic sign is based on the UN Vienna Convention, in which yung mga kasapin ng UN countries nagkaroon sila ng convention in which they agreed that to accept the system of traffic, road signs, signals, and symbols and the road markings described in the said convention, and to adapt the same to facilitate international road traffic and to increase safety. So, meaning to say, our traffic sign is the same in other country. So our traffic sign, the symbol, the colors, the same na sa other country. So we have what we call uniformity of the traffic sign. So why man? Because after sa World War II manggod sa unang panahon, naay gitawag og increase in international travel. So para dili magkalibog-libog ang mga travelers sa una, especially the foreigners kung maadto sa lain country, dapat kana unsa ilang traffic signs sa ilang country inig-adto la sa other countries, the same ra na siya. So that's the history of the international traffic sign. So let us proceed to the next topic. So the international traffic sign na siya itulo ka classification kay kaning letter A, B, C. So regulatory sign, warning sign, and letter C, that is guide or informative sign. So let us first focus on the regulatory sign. So when we say regulatory sign that inform road users of traffic laws and regulation which if disregarded will constitute an offense. So when we say regulatory sign, na siya ay nag-regulate. There's a law, there is a ordinance nga you need to follow or you are obliged to follow. Most likely ang timailhan nga that sign is under sa regulatory sign is circle ang iyahang sign. Okay? Di na siya ay nyani nga kuan. Okay, circle, same time na siya ay murag kani nyani. So mean to say that is regulatory sign, then you are obliged or to follow, or that is there is a rules ana siya. So ang kaning regulatory sign na siya po inabot siya under, so naay gitawag drag priority sign. So when we say priority sign, so the example of this is this one, the stop sign, the yield sign, and this one. So when we say stop sign, so driver must stop at designated stop line, no parking within 6 meters. So you are obliged to follow this one. So stop jud ka. Then we have give way. So this is inverted triangle class. So give way sign, yield to the vehicles on the right side of the intersection. So mo give way ka ana. Then we have also left turner must be give way. Okay, next. So directional sign. So this sign are indicate the directions in which the motorist is obliged to follow. So makita mo ani nga sign. So kung asa ang arrow paingon, mean to say mo follow mo. Halimbawa niya, kung naayaro niya ani, no turns, din kanisya is one way, keep right, so sa right ka, turn right ahead, merging traffic. So meaning to say kung kaning merging traffic, kung kaning kasada, so kaning kasada po ni siya. Okay, balik. Okay, ang merging traffic is kani. Kung karsada ni siya, kani siya is karsada po ni, example, kani siya is national road ni siya, national road. Kani siya is municipal road. So, kani nga dalan, diri kani, paingon diha, mumerge siya diri sa national highway. So, makig-merge, muusa siya. So, that is merging traffic. So, bantayan ni muna siya. Then, two-way. So, paingon dito, pabalik pod. So, sa lubong na trapiko. So, these are the example of the
what we call directional sign. It gives the motorist as to the direction where to go. Next is prohibited or restrictive sign. So meaning to say bawal juga diri, bawal juga ani. So what are the examples? So kani ipakita kani is no entry of all types of vehicles. Okay? So bawal bisag unsa nga klase nga sakyanan, bawal ka musulod. Next, no entry for specific types of vehicle. So no entry for cars, no entry for jeepneys, no entry for buses, no entry for cars, no entry for bicycle, no entry for motorcycles, no entry for tricycle, no entry with trailers, kana mga articulated vehicles, no animal drone vehicle, so bawal ang mga kuandra, ang mga kalisa, no postcard, so bawal. So dapat mo palot ani. Okay? Next is no pedestrian, so additional sa restrictive ug prohibited. So no pedestrian crossing, kita kag ni ani nga sign. So dili but sabot nga galakaw nga pwede ka moagi diha. Basta gani circle, then na ana, automatically bawal na siya. Okay, bawal na siya. Then we have also using overpass or speed fixing. So babaw ka moagi, no right turn or no left turn. So mo ni mga example, kani bawal ka mo, basta kita kag ni ani, bawal ka mo right, kani bawal pug ka mo left. Okay, no right turn, bawal, bawal gyapon yung left turn. So no U-turn, bawal ka mo balik. So muna U-turn. Then we have also the kaning sign. Kita ka kaning sign, this is no overtaking. Kaning sign, bawal ka mo overtake. Okay. Is dyan to ni color. Blue lang, blue. Okay, so ana. Okay, so next. Okay, so these are the example of speed sign. So speed sign, so kita kag ni ani is depende ni siya, depende. Why man? Example kaning ani, kaning blue. So kani. Nagi mean gani, nagi sabot mean dia, meaning to say minimum imong dagan. Kani 40 minimum, 40 kph man eh, 40 kph. Sabot pa sabot imong dagan dia is ang pinakahinay ni mong dagan is 40 km per hour. Muubos ikag 40 km per hour ana gani. Meaning to say you are violating the law. You are violating the traffic sign, disregarded of traffic sign or obstruction of traffic sign. Pero gilisda ni siya og maximum, max gayang gibutang diyan 40 kph max ang ubos. Buot pasabot ana ang pinakakusog lang ni mo na dagan is 40 km per hour. Hinay ni siya nga dagan, usually naa ni sa sentro sa isa ka city. Okay? So bantayan mo daw minimum or maximum kph. So minimum pinakahinay na ni mo nga dagan. Mo na siya ay pinakahinay din. Ang maximum mo po na pinakakusog ni mo nga dagan. Bian ana, you are violating the traffic sign. Next, okay, another bus POB stop zone. So no bus zone stop. So these are example of kanang regulatory sign. Okay. Next is miscellaneous sign. So we have no entry vehicle with gross axle load of more than 2 tons. Sagara nyo ni makita ning mga ning ani kaning kuanay mga T, kani bitong mga T, 5T, pala Endra, 2T, kani. So kana siya is sa tulay. Ang 1 ton is equivalent of 1,000 kilogram. So ang mga tulay na asay mga tan, kabantay mo ng mga tulay nga gagmay o even mga dagkong tulay na siya mga kanang tan. 5T, 10T, 20T. Sabot-sabot ana, vehicle nga pwede ra mo agi ana, nga ni ana nga capacity sa kabugaton. Kaya halimbawa, 2T. Buot pa sabot ana, dili pwede mo agi diha ang biyan sa 2,000 kilogram nga sakyanan. That is also the reason nga nung dali mga guba ng mga tulay, gumikan kay bisan pa og sobra kabugaton ang sakyanan, ning labay siya. So ning violate siya sa sign. Muna dali na nga guba ang mga tulay. Okay, so guide ra ni siya.
Din kanini ani po do kaning naay arrow diri sa kilid. So dili pwede musulod ang mga vehicle nga ang width sa iyang sakyanan is 2 meters pataas way man. Ay siyempre muhuot siya. Pero ang arrow po niya nasa ibabaw kani. So length ang but pasabot ana niya. Height ang height. So ang height is sobra guys sa 3.5 meters ang height sa iyang sakyanan. So meaning to say bawal siya, bawal. So ang timanaan lang ninyo is kani ipang-araw na sa ubos, height ang gimin diha. Ang araw na sa kilid, ang gimin ana niya ang kalap doon sa sakyanan. Okay? Next. Warning sign. So muna sa ikaduha classification sa international sign, the warning sign. When we say warning sign, this is ang purpose actually ani is giwarningan ang mga motores. Warningan, it gives warning because you are approaching hazardous condition. Sign used to warn motorists of potentially hazardous condition or adjacent of the road. It advises motorists. So if makakita sila ani nga mga sign, kani mga triangular sign, ang buot pasabot ani sa mga motorists, motorists kanang magamitay mga motor, kinahanglan mag-reduce sila og speed. Okay? Call reduction of speed. Then kanang gitawag po na po, require po na sila og caution. Caution meaning to say magbantay ang mga motorista. Why man? Because they are all danger. Although dili ka kani kung makabayulit ka aning mga sign, dili walay punishment si mga walay offense ka makumit ani, but it is only kanang giving warning to the motorist nga you are approaching hazardous condition. Okay? So for example ani niya is kaning horizontal sign. So ning ani oh. So meaning to say if muliko kag wala, paliko ka ag wait sa. Kung paliko kag tuo kani paliko kag tuo danger siya. Double right bend ang tawag kanin niya. Kani slip bend, usay bend, usay bend. Bawog ang dalan, di ba? Bantay mo ni sa kasada. So ni ani po do, double right bin man ni siya. Okay, paliko ka pa to, then balik na po kakakuan. So muni, mga bin ni siya nga mga dalan, bantayanan ni siya. Okay? So sagara makita ni sa mga kurbada nga mga dalan. Okay. It's a, green. Okay, kana. Wala. Okay, next is the intersection sign. So these are all ikaduha. So may kag intersection sign mga crossing ng mga dalan. So crossing siya ng mga dalan. So naay crossing aning anik purma, napoy crossing aning ana, napoy crossing aning ana. So napoy tag nga apoy ning ana nga run about rotunda, mutuyo ka, dinapoy crossing aning ani. So bantayan nimo ni ani. So this is kaning dako nga kanigana, that is national highway, kaning mga kilid-kilid, actually kaning mga kilid-kilid, mga national municipal road or provincial road na siya. Ang kaning mga ningani, kaning mga dagko nga ningani kanigana, that is national road na siya. So bantayanan, ang naay right of way ana is kaning moagi siya national road. Okay? So approach to intersection, so kaningani oh, kita kaning sign. So you are approaching to intersection. Kita kag niya nga sign, approach to the intersection side road. Ang kilid niya is naay dalan. Approach to intersection merging traffic. So mo ni siya merging traffic. Ang merging traffic mo merge ka, mo ipo ka sa national highway. Gikan ka sa gamay nga highway, mo ipo ka sa dako nga highway. So next is kaning gitawag og advance warning or traffic control device sign. So kag advance warning, so or traffic control devices kani mga traffic sign, so use indicate signalize intersection and warn the presence of stop and give the sign. Okay, so these are the example kani siya mga traffic sign. So once the intersection is regulated by the traffic sign, so may tabo diha is walay right of way ang mga pedestrian diha because that is regulated by the traffic signal. So whatever the signal kanang green siya, so automatically ang mga vehicle mo una diha other than sa mga
pedestrian, pero ang pedestrian po is nakatatakdi ang pedestrian sa signal light, ang nakatatakdi is ang pedestrian mo'y mugo, sila po'y mugo. Okay? Next, road obstacle sign. So, mga road obstacle, mean to say, these are usually kanang ma-encounter sa mga motorist sa krasada regarding sa mga kanang mga dalan ng mga guba-guba. Example, ano, opening bridge ahead. So, may, wala tani dere sa garanis, the other country, kanang itong bridge nga maputol-putol, kanang makuan siya ba, makontrol siya. Nga isumpay, pwede pugdili, ano ba. So next, uneven road. When we see uneven road, so kani nga dalan is lubak-lubak nga dalan. So dili siya flat surface, kanang yan dalan is mga naay mga gipang bugwal o nga na ba, sa gara ni mga rough road na. Then we have hump ahead. So naay kanang speed bump katong mga waray tag ang purpose mo gani ning hump ahead is to reduce the speeds, kay kung mudritsog gusto kay padagan ni dritso siya lusot na iyagining gitabok ning kaning ning aning nga hump, automatically mulupad siya. Saga bantay mo na sa mga krasada, butangan nila mga lubi-lubi para at least ang mga motor dili pat kusog padagan. Okay, the next we have downhill. He downhill sign, other term ani niya is steep descent. Steep descent is kanang padulhog, padulhog ang sakyanan. So imong dalan is padulhog. Kung kita mo araw nga pasaka, so uphill sign mean to say that is steep ascent. So pa tangas. Then we have flood prone area, landslide prone area, or dangerous pulling rocks. So bantayan na ni. Okay, for example, gi-disregard rin mo ni nga sign. Pag abuso na han, natabunan kag bato, ay dili na nasala sa kanang kuan, kanang kaning ani. Sala na na nimo kay daphag ka. Then we have slippery road, danlog ang dalan, animal crossing, wala ta ni dire. Ani sa mga airport sa gara ni makita ning kuan. Niani. Okay, next. Okay, pedestrian sign. So these are the pedestrian. When you say pedestrian and motorist, ang kalainan ng motorist is katong mugamitag mga motor. Ang pedestrian, kanang mga taong mugamit sa karsada. Nag-hike. Muna yung mga pedestrian. So pedestrian cruising ahead. So bantayanan na siya. Beware of unstoppable children cruising ahead. So ni-ani. Muna yung mga example. Railway level crossing. So these are the railroad crossing. Okay, vehicle must stop at designated stop line or drive with caution. So automatically ang na-right of way ni kanang yung mga train ngagi. Okay, katulong nga part sa international traffic sign is kaning gitawag og guide or informative sign. So when we say informative sign, it gives information. This sign indicates the direction which motorists are given permission or direction. So na siya klase na ay directional sign, na po siya gitawag og intersection directional sign, na po siya reassurance directional sign. Pero ang other term niya kaning sa informative sign, kaning under niya is place identificational sign. It gives what? Kanang place identification. Sample, kita kag letter H, so that is hospital. Pero kaning number one is directional sign. It gives a direction. Depende sa araw. Kung lang tao ni mo, so pataas, pa right side, pa left side. So tanaw lang ninyo ang araw. So this is directional sign. It gives direction. Next, intersection directional sign. So Monisha, then reassurance directional sign. Okay, so sigara na sa mga Manila ni. Okay, so muna yung mga example, street name sign. So wala ta ni. Town names and geographical features. So muna yung ingon kay kanina nga, these are example of place identificational sign. So it's hospital, kita kag cross, that is first aid or ambulance. Kita kag ningana, that is gasoline station. Ang pinaka nindot nga sign ani kaning tinidor og kuan kutsara kaon kay diha ta maayo. Okay, so muni mga kuan, mga service sign or place identificational sign. Okay, next, road markers. Okay, so these are the example of road hazard marker, kumbaga hazard markers. Kabantay mo lang sa kilid sa dalan nga naining aning mga sign kani kaning ani. So that is what called hazard markers.
Okay? So it gives also a guide nga paliko siya pa right side or pa right side pa left side. Okay, so these are the example of road markers kani nas ibabaw. Kana mga road markers na siya. Okay? Kanang may mga arrow nga white ug black. Okay, next is pavement markings. So we are now on pavement markings. So for your information, ang pavement markings unsay makita niyo sa karsada ang mga naay color diha. That is all pavement markings. Okay? Then ang pavement markings gamit po kay na siya sa investigation. So these are example of pavement markings. Kanang ito ang dotted lane. So kani mga pavement markings ni siya. Including also the pedestrian lane. So that is pavement markings. So ang pavement markings gamit po na sa investigation para may balaan na to diha kung whether ang isa ka sakyanan is nasa sa sakto nga position. Okay? Example, naibangga ni Tabudre, naikulisyon. Na. Okay. Si 1 o si 2 nga vehicle. Possible ang sad ana na si 2. Why man? Because nasa sarong nga place because of the pavement markings. So, basis po na para ma-determine kisay nasa sakto nga linya or wala. So, gitawag na siya lateral placement sa ato ang sa investigation. So, ang pavement markings na siya ay 5 ka klase, unom, longitudinal lines. We have also the traverse line, other lines, object markings, raised pavement markings, and other marking. Okay, let us first una to discuss the what is pavement markings. These are the forms of lines, symbols, messages, or numerals and may be set in the surface or up, applied upon or attached to the pavement. So, kanang makita nyo talang sa karsada. So, longitudinal lines, mauni siya. So, nasa duha klase, the center or separation line. Kanang makita sa tunga sa karsada, that is center or separation line. Or lane line, kanang makita ni ani. Kanang mga dalan. So, lane. So, these are 1, 2, 3, 4 lanes. Next is barrier lines. So, ang barrier lines, mauni siya. So, naasay 5 ka klase. Double solid yellow line. So, makita mo sa karsadag ning ani gani nga double ang iyahang linya. Yellow. But pasabot ani niya is naraw, no overtaking and no crossing. At the same time, no U-turn. Bawal ka mo U-turn diha. Okay? So, ang buot pasabot ani niya sa para sa mga motorist, dili ka pwede mo overtake diha, absolutely no overtaking. Okay? Then if ever gani mo tabok po ka mo cross ka dire aning dalan, automatically ma-charge ka og jaywalking. 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 Okay, jaywalking ang ma-charge mo ha. May jaywalking gani, ma-charge lang kag jaywalking if ever dili ka moagi og pedestrian lane or painted crosswalk. Muagi rak pataka lang kag agi sa karsada, that is jaywalking. So that is jaywalking ang tawag ana niya. Okay. So if makakita po kag kanang dalan nga ni ani single yellow line, so crossing is allowed, pwede ka mo cross but no overtaking. Then single yellow line with broken white line. So there is all mag discuss kung naa ka diri nga position, bawal ka mo what? Mo overtake. Bawal ka mo overtake. Pero ikaw naa ka sa linya, naa ka diri nga linya, dire paana ka paana ka dira. Basta naa sa imo ang left side nga broken line, pwede ka mo overtake. Pero ikaw naa ka diri sa solid yellow line nga naka-plaster, bawal ka mo overtake. Okay? Gawas kung naa ka diri sa broken line. Okay, mo naibot pasabot diha. The next broken yellow line. So, crossing and overtaking is allowed with necessary precaution. So, pwede ra ka mo overtake. Bantay, magbantay lang ka. Broken and solid yellow line. So, kung na, since ang kanining anin, ang lip side mo na may broken line, pwede ka mo overtake. But, if naa ka diri sa solid yellow line naka-plaster, bawal ka mo overtake. Okay, next, we have edge line. Okay, so, muna siya, kanisa kilid.
Muna siya hangganan. Then, balik lang tagkadyot dire. Dire bitaw sa double yellow line. Actually, ang rule dire is absolutely no overtaking. Pero actually, ang rule sa overtaking is kani. Kaya for example, naay sikad dire, ga-drive og sikad. Ikaw, gasunod ka dire sa sikad. Kanya kay double yellow line man na siya. Bawal overtake. Yes, bawal overtake. Overtake. But ang rule diha is, if ever, plain lang ang opposite direction, you can overtake. Guide lang ning mga pavement markings. Nganing mga lines. Guide lang na siya. Okay? Sagaran man po, ipangbutang ni siya sa mga sentro, sa mga cities, kanang mga busy kayo ang street nga. Yeah, busy kayong mga streets. Okay, next. So, natin ito continuity line. Okay? So, next, we have also the transition lines. Okay. Then, traverse line, stop line. So, kaning na yung mga ipang-araw mo, stop ka diha. Stop lines, that's why diha tama ng sakinan kaya naimulabay ng mga pedestrian. Okay, napunta kita ba pedestrian intersection. So, kanisya is nai-signal, kanisya walay signal. So, nai-signal light. So, since nai-signal light, ang nai-right upuyan ni is depende sa signal light. Kung ahay iyang pa unhon. Pero kaning-kaning wala yung mga signal light gani, automatically, ang nai-right upo yan is mga pedestrian. Okay? Di na po tayo kitawag dire o runabout holding lines, kaning yani, o kaning nasa araw. So, muhunong ang mga sakinan diya. Na yung mga linya nakatatak diya. Next is other lines. So, loading and unloading. Okay, we have also kani. Kabantay mo ni sa Usamis, na ni siya makita sa Usamis pod. Kani itong dako kayong triangle, ana. Rectangle, ana, na ana. Subot pa subot, ana. Within this kuan, bawal ka mo park diha. Bawal, absolutely bawal ka diha. That's why, gitawag na siya o do not block intersection. Gitawag ni siya o do not block intersection. Okay? So, bawal ka diha within the X-box. Okay. Bus and PUB lanes, line. So, muna siya. Then, we have also the object markings. Ano ra? Object markings. Kani, gitawag ni siya traffic cones. Makita, makakita, makurutani. Then, kani, concrete barriers. Okay. So, gitawag po ni siya substitution to lanes. So, kani, kita na mo ani kanitang sa dalan bitaw magabiing ani magsiga-siga sa dalan. So, gitawag na siya cat's eye. Okay? Or other term na reflectorized marking. Okay? This is cat's eye or reflectorized marking. Makita niyo sa dalan magabii. Mura siya substitution sa lanes. Okay? So, other markings. So, muna siya. So, cat's eye. Nakalimtiha. Then, we have also the chevron. Kana makita niyo sa dalan nga mga naay pangkabit nga traffic sign. This is chevron. Chevron ka na. Okay? Sagara, nasa sa mga island or nasa sa kilid sa karsada. So, rumble strip. When we say rumble strip, kabantay mo na paingong is hindi. Nga na ay mga dala, na ay dalan din ang murag ipinted crosswalk ba, murag pedestrianin nga gining ani bitaw. Ana ba? Na ining ana nga. Inig agi sa sakinan, murag mo bounce, kurog ang sakinan. Okay, gitawag na siya rumble strip. Sir, say purpose ana. Ang purpose actually ana niya is para ang motorist ma-alarma siya. Basi nakatulog ba, ana bitaw? So, it gives ka ng warning or it gives ka ng, it makes the ka ng driver nga ma-alert siya. So, that is rumble strip. Okay? Naana siya, naanay purpose. Dili kay murag, gituyo lang na siya. So, kita kagning ani sa kilid sa dalan nga pula, that is loading, no loading or unloading. Yung yellow, that is no parking. Okay, we have also the documents. So, this documents is mo na imuang gamiton during sa mag-travel ka. So, we have the COR, then OR. COR is Certificate of Registration nga na-registered imuang motor vehicle nga gi palit. Official receipt, meaning to say, kanang gikan isa sa LTO gyapon ha. Okay, sa LTO. LTO, gaya po yung issue ana niya. Ipa-registered na siya. Then, meaning to say OR is, kumbaga, ning, kanang nagkuan ka ba? Nagbayad kag OR sa LTO.
Okay, para lugar po na sa imuang plate number. Okay, para ma-registered po dito at isintay matigaan kag plate number. Then another is pinaka-importante is kaning driver's license. Pero pamasahiroan na imong sakyanan, kinahanglan ka o kaning certificate of public conveyance kani. Kani. Na nakay franchise nga allowed ka mamasahiro. Okay, traffic lights and signals. So when you see traffic lights and signals, so ipakita ka color red, so automatically mo stop jud ka. Pero flashing red na siya. Flashing red. Ambot pasabot ana niya. Dili ni si sarili nga mo stop ka mo pundo ka drag mga 10 minutes. Mo stop ka if wala gani dili busy ang intersection, proceed ka. So flashing red. Sigara ning mag flashing class mga gabi na kayo, mga last G's, last 11, wala na kay manglabay nga mga sakyanan. So dili ni sarili nga mag stop and go gyapon pinagi sa trap. Nagyapon na siya but dili ingon nga ni sarili nga kanang buhulat ka dihag pila ka minutes usa pa ka mugo. Flashing red lang gani. Mean to say, stop ka, then pila ka seconds labay din ka. Then yellow, get ready. Indicates that red signal is about to appear. Okay? Dayon, flashing yellow, mora gyapon, slow down and proceed with caution. Green signal, you can go. Flashing green signal, so meaning to say, mugo gyapon ka but magbantay gyapon ka kay basig na imo labay nga sa mga intersection nga mga pedestrian. So that's flashing red and flashing yes, kamo ni siya. Mo ibusabot na mag-flashing bitaw magabi, sigara magabi na siya. Okay, next, we have following distance or so nata gitawag sa LTO og 2 or 3 seconds rule. So mana siya. Okay, ako lang kay continue discuss unya ha. Salamat.